sige, hulaan nyo nga. Parang nakakatakot. Naku, parang kay Bong. Yes, nakakatakot ito. Kay Titi magsisend you eh. Alam ko na yung gagawin kasi eh. Alam, nababasa ko, sabi ko nga sa inyo, ako si Baarde. Hindi ako natural na tao. Hindi iba ako, iba. Nakikita ko ang mga bagay-bagay. Eh, science tayo eh. Alam mo ba yun? Advanced tayo mag-isip eh. Di ba? Nakikita ko na yung gagawin nila. Di ba? Kaya nga, sige, hulaan nyo kung sino susunod. Parang natakot na ako, Firebong. Yes! Kasi ito yung magsisimento. Ganyan ang technique dyan eh. O, si, magkasalita siya, magbibigay siya sa testimony. Si, pangalan niya, si, siya pinakamahina dyan eh. Ngayon, para maging malakas yung testimony niya, may susunod doon. O, yun yung nakakatakot. Bakit nakakatakot? Maya-maya lang sabi ko sa inyo bakit nakakatakot. Hi Sir Baarde, musta na po, bakit nakakatakot? Yes, nakakatakot siyang witness na kasunod na yan. Kasi nababasa ko na, kasi kung ano yung naiisip ko, kasi itong mga legal expert, magagaling, matatalino, genius. So paano mag-isip ang isang genius? Siyempre, simpleng-simple lang yan. Hi, Sir Baarde, musta na, bakit nakakatakot? Yes, makaliwanag natin. Baka yung simmer na ang next witness. Malabo. Kailangan kasi yung testimony ni ni Cedric ay kinakailangan masimentuhan. So, hindi si simmer ang makakapagsimento nito. Maria Teresa P. for you all, good day, sir. Yun. Baka si Guerrero ang next na witness, sabi ni Jocelyn Esteban. Yo, Megalam Shoutout, Pembalamari, worldwide. Megalam Shoutout, Tikas na host, Dependent Vlogger ng ating pandemic, Kero Kaperdi. Jocelyn Esteban, Megalam Shoutout, Maria Teresa Parion. Ayun, hello Sir Baarde, good afternoon po. Yun, maganda. Si Moller bala to. Si Moller, lagyan natin ng jacket si Moller. Kay FLM Family. Kaya nga dito pinipilit natin na, 'di ba, yung nangyari kay Boss FLM, hindi ba nang mangyari kay Vhong NaVarro. At may mga fake news ano, kagaya nung sinasabi na si huwag na daw makipag-areglo. Wala naman sinasabi si Vice Ganda na ganoon. Wala man silang makapagbalita lang. Ito pati ba nakapagpiyansa na daw. Ang daming kasinungalingan eh. Ang daming fake news, no? Yun ang mali, no? Yung gano'n na magpe-fake news tayo para kumita ng pera. Kaya nga, kasi alam mo, kaya dapat labanan ng fake news kasi ang mangyayari, maapektuhan kayo. Kaya nga sa mga, ano, sa mga media outfit, di ba? The trusted one. Dito, ay sinisigurado ko muna, no? Maraming nagpapasa sa akin ng mga information pero kinakailangan ay meron tayong evidence. Sabi ko, hindi ko pa pwedeng ano niya kasi wala tayong evidence. Kapag walang evidence po, ay hindi natin po pwede na gamitin. Diba? Hello, Sir Baarde, afternoon. No? Ayan, no, si Emily Moller, Olongga po, no? Diba ito yung presidente ng Olongga po? Si Moller. Tama ba ako? May asawa Amerikani. Salamat po Sir Baarde. May galap siya lahat ng comment section yung Olongga po sa Olongga po. So, presidente yata ng Olongga po ito. Noong binigyan ng parangal si Boss FLM dyan sa may Aberdeenport ba yan? Or dyan sa may basa? Yung, dito sa may sa hotel, sa casino ba yan? Sa, basa yung si Moller ang nag-represent din eh. Tumanggap din siya sa isa sa award ni Boss. Lay Balagas, bakit ang dami nabas na witness ngayon samantala nung una di nilabas yan? Ano nangyari? Ako po, God bless po Sir Vhong. And Sir Baarde, God bless po. Kaya nga na sinasabi sa inyo, taglig tayo rito. Diba? Kaya nga sinasabi ko, bakit tayo taglig? Ito, na-explain ko na isa-isa. Ngayon nga, napaka-importante nito, malaman. Kasi, nakakala nyo, biro-biro lang to. Hindi to biro, kasi nakikita ko na yung trend eh. Anim na tao ang mag-witness sa kanya. Pero hindi lang yan. Pwede pa nilang dagdagan yan
ng iba pang mga witness, no? Yung hindi natin alam na biglang liko, di ba? Tapos didiinan ng mga... Meron silang publicity dyan, siyempre nilalabas na Kat Alano o yung mga ibang babaeng sasabihin nila, na-rate sila, di ba? May mga, ano yan, may mga technique silang gagawin dyan, publicity, para talagang madiin si Vhong NaVarro. Alam ko, nakikita ko na yon. Yun ang gagawin dyan, kaya magmumukha talagang guilty si Vhong NaVarro dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinakadabis na nga yung makipag-ayos eh. Bakit nga lang kasi matigas ang ulo nito ni ng kampo ni Vhong, yung mga, ewan ko sino matigas ang ulo dyan. Obviously, syempre, mga abogado ayaw. Pero hindi naman sila masusunod. Kundi si Vhong din naman ang dapat masunod, di ba? So, yun yung may nakamahirap. Leia Balagta, shout out. Of course, yes, was her press ng Longo Presidente ng Olongo Chapter, Simon. Rod Lopez, brother, Megalab, shout out. Ayun. Buti itong si Olongo po. Sa Olongo po, si Moller, hindi pa nag-re-resign ito. No? Diyan pa rin siya. Yes, madaming fake news na lumalabas, kaya mga tao ay madaming naliligaw. Yes, ang problema nga, tinatanong ako eh. Kala ko ba nakalabas na? Kala ko ba nakapagpiansa na? Di ba katulad nito, Japik, makakapagpiansa na, makakalabas na. Yung iba, nasa showtime na, wala, malabo. Kahit yung November 10, malapakalabo pa. Malakalabo nung. Pagka yun eh, ginawa nilang ano dyan, iaano lang yan eh, ang gagawin nila dyan eh, didili lang didili. Wala na, tapos ka na. Yes, madaming fake news. So yun ang problema. Kaya dito ay talagang ko to kung pangalan yan, hindi ho ako nagkisinungaling. Ferdinand Bate yung tunay kong pangalan. Yung mga fake news po, mga showbiz-showbiz kunwari, minsan mga ano, mga salita, hindi mo maintindihan. So talagang lakas loob lang, no? Malakas magsinungaling. Dapat yan nire-report, no, sa YouTube para tanggalin na yung mga nagpapakalat ng fake news. So madaming naliligaw, no? Eh, ito naman YouTube, hindi natanggal itong mga fake news eh. Mapapanood mo talaga eh. Minsan magbabiral pa eh. Viral na fake news, di ba? Dahil nga kala mo, ano, totoo yung may nga binabalita, pero fake it. Neng Palanggam, Panggaw, Panghiram, sorry. Neng Palagan, Mangpaw, Megalab, shoutout. Palagang Manggaw. Si Neng, no? Neng na lang, ha? Jeros Pinyon. Sana di payagan ng korte late witness, basta pinanindigan ng tama. Na lang natin kung paano sila pakinggan ng korte. Sa darating na Lunes, October 17, ang susunod na pagdinig kung saan panibagong testigo ang inaasahang haharap sa cross-examination. Ito ang unang pagdinig sa bail petition ng aktor dito sa Taguig Regional Trial Court Branch 69 pagkatapos ng kanyang arraignment at pre-trial noong nakaraang Martes. Monica, naniniwala ang abogado ni NaVarro na mahina ang ebidensya laban sa kanilang kliyente, pero ipinauubayan nila sa korte ang magiging desisyon. Oh. As I said, this is a matter that is already made before the court. So in the end, it's the court which will decide. Thank you. We have to go through the process. Durimi, ano? So, mabigat yan. Ha? Lahat ng mga witness nila importante kasi magkakadugtong na sasabihin nun. So, sino ba yung dapat magkausap na masinsinan si Vhong at Tanya? Oo. Kasi alam mo, delikado yan. Baka kala nila, biro-biro lang. Ito biro. Ito ay malupit at talagang mabigat na yung susunod na witness nakakatakot. Ha? Bakit nakakatakot? Kakainis talaga, nakaka-stress, sabi ni Erlich Tuan. Jeros Pinyon, ginugulo ng fake news ang isip ng mga tao. Naliligaw tuloy. Akala, nakalabas na. Akala, makakapagpiansa na. Aasa-aasa ng tao. Hindi naman pala matutuloy. Nakakaawa eh. Si Christopher Roberto, maganda tanghali po, sir. Maraming salamat po sa mga information na binibitawan. Salamat din sa iyo, Christopher Roberto.
Sabi ni Maru, ano? Yun, ang palambing naman mga kapatid, no? Mabalikan yung mga gusto magpa. Without the presence of his attorney, para usap ng puso sa puso about pagkakasundo ka na karne. Kaya nga, dapat maayos na yun. Sir Ferdy, solid po, Longga po, Chapter, manatilit ako sa support sa ating pandemic heroines. Maraming lumalabas na mga ano, no? Mga balita-balita, no? Ayoko na mga makigulo kasi makakadagdag lang ako. Napakahirap ngayon ang sitwasyon ni Boss Evelyn. Parang gusto nilang mangyari ay hayaan na lang yung abogado. Eh dito hindi. Hindi ko hahayaan na manaig ang abogado rito. Bakit? Eh mabubulok sa kulungan si nakita-kita ko na eh. Biri mo susunod na hello muli sa lahat. Ano? Hello. Biri mo susunod na ano? Hulaan nyo. Sino susunod? Sige, ako makahula, eh, bibigyan ko ng pabuya. Joke. Jero Spinyon, nagalami siya ora. Maganda ng halip po, Sir Ferdy Barney. Maraming salamat sa may informasyon na yun. Good morning, Sir Ferdy. Nagalami siya ora. Oh, God bless. Hindi nyo narinig yung sinabi. Lahat ng mga anim na kanilang mga witness ay mahalaga. Hello, Molly. Salamat, God bless. Ano yan? Magkakaduktong yan ang nasabihin niya. Alam ko na kagad eh. Pagtitibayin nila yan. Durog na si Boss Evelyn. Makakawa talaga. Yes. Wala eh. Talagang ganun eh. Wala eh. Walang nagmamalasakit sa kanya. Wala talaga. Iba talaga yung ano eh. Meron ka talagang kapatid talaga na ipaglalabang ka talaga. Iba talaga yung, di ba? Parang siya, parang solo-solo lang eh. Parang solo-solo ninyo talaga. Wala talaga, iba talaga yung pag meron ka talagang definite na talagang susubaybay sa'yo. May, kahit na ibigay na natin eh, kahit na ilalatag na nga natin yung gagawin, hindi pa rin nila magawa. Diba? Hindi pa rin, wala pa rin nagmamalasak. Dito kay Bo, marami yung. Eh. Talagang tingin ko naman makakaabot tayo kay mo. Gani Rosales, may galap shoutout brother. I support Bong naway makapagpiyansa ka na at makalaya ka na. I pray. I-delay lang ho yan. Biri mo, 6 November 10 ang expected, no? Estimated time lang yun of arrival. Diba? ETA lang ho yun. Estimated time of arrival. Pero ang totoo niyan, pagka may mga bagyo or mga sakuna or mga delay, may nagkasakit, yan po ay hindi nasusunod. Si Mike po, hindi. Magandang tangali po, sir. Maraming salamat po sa mga informasyon na binibigay mo. No? Para may bisan din ang lungkot namin sa nangyari kay Vhong NaVarro. God bless. Yes, sir. Christopher Roberto. Thank you rin. Ano? Martin Sabarondo. Mega love shoutout, sir. Rod Lionel Lopez. Doon sa councils ni Vhong, wag sila magtapos. Huwag nila i-underestimate ang mga counsel ng kabila including the witnesses. Sa gagaling ng kabila, ayawan na lang. Yes. Ang naging problema natin dito sa susunod na witness ay hindi natin siya kilala. Wala nakakilala kung sino siya. Hindi natin siya nakita sa CCTV. Iyon ang pinakadelikado sa lahat na witness. Kasama yun sa tinawagan. Yung susunod na witness, yun ang magko-collaborate. Corroborate, matawag doon? O collaborate. Magko-corroborate or collaborate. Doon, collaboration o corroborate. Magko-corroborate doon sa pinpahayag ni Cedric. Kasi nung tinawagan si Cedric Lee, tinawagan din tong taong to. At ito ay hindi natin kilala. Kasi, diba? Alam niyo ba kung ano apelyido? Ha? Maya-maya sabihin ko. Nagagalit mga tao sa kanya. Maniwala, sayang, walang aasahan sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya pray na lang talaga magagawa natin para kay Boss FLM. Maya-maya lang sabihin ko apelyido. Sir Barde, siguro po mas the best kausapin niyo si Miss Tanya. Eh wala nga, hindi naman kailangan puntahan eh. Pwede naman message lang eh. Diba? Hindi ko lang alam po, messenger niya, Facebook niya, wala. Hindi ko alam yung messenger, Facebook niya.
sana may makapagpasa sa akin ng messenger, Facebook niya, para ma-message ko siya. Wala man Facebook yan. Para at least eh, ma-message natin. Oh, maganda rin yan. Monica, inaasahan na narating ka dahil ito ay pain hearing. Mabilis lang ang magiging proseso nito. At ayon pa nga sa kampo ni Cortejo at ganyan din ni Vhong NaVarro, ay binigyan sila ng korte hanggang November 10, 2022 para matapos yung pain hearing kung saan ang ninanais ng aktor siya ay makalaya o mabigyan ng pansamantalang kalaya. Kaya mahirap yan. Kaya, nga, kaya siyempre gusto natin talaga makausap o makarating yung ating panawagan. Edna Imperial, may galam siya, no? Good luck, Vhong. Pray ka namin na malutas ang lahat ng problema mo. Eh, Melin Kaketi, pwede na nga siya nakauwi na sana siya ngayon sa bahay yun. Kung nakipagkaayos siya. Diba? Nagtataka nga ako bakit hindi, parang hirap na hirap sila makipagayos eh. Diba? Eh sinabi na nga nung representative ni Denise na gusto na nilang ayusin ito, tapusin na. Dahil sobrang tagal na nga naman. Eh tama naman yun. Dahil sobrang tagal na. Dapat na sigurong ano, matapos na yan. Kasi, di ba? Eh, kailan pa natin ano yan? Di ba? Bandang huli, hindi na rin personal na sumibot kanina si Cornejo. Pero tumating naman ang kanyang lolo. Personally para sa akin, dapat siguro mag-settle na lang sila, mag-move on na lang para matapos na kasi ang nakikinabang lang dito mga abogado eh. Oo. Diba? Oo. Tapusin na natin ang problema. Kaya kailangan maayos na ito kasi ang hirap mag- hindi mo alam po sino susunod na witness, di ba? May mga witness po palang ilalabas. Sana noon pa nila ginawa. Yes. Kasi nga, hindi naman sila nakakuha noon ng ano eh. Ng outright eh. Kaya ngayon palang magkakaroon ng arraignment. Ngayon lang sila nagkaroon ng probable cause. Alright? Kasi ngayon palang sila nakakuha ng probable cause. After 8 years, ngayon lang sila nakakuha. Wala silang probable cause na nakuha before. Ngayon lang, kaya ngayon lang sila pwede mag-present ng mga witness. Kaya nga nakakatakot. Eh, biruin mo, ang susunod na witness, eh, sigurado na to. Hindi nalang ibay niya, syempre, yun ang sequence niya. Sino, si Cedric, sino magsisimento ng kanyang testimonya? Syempre yung si Guerrero. Eh, biruin mo, apelido pa lang, Leon Guerrero. Di ba? Di ba? Nakakatakot eh, apelido eh. Leon Guerrero. Hindi natin alam to, Guerrero ang apelido. So, ito'y babae. So, ang mga babae, nakakatakot magpahayag yan. Baka mami, mag-iyak-iyak yan. Sabihin yan, totoo po yun. Nag-text siya po talaga sa akin. Kahit wala namang pakitang ebidensya yun. Testimonya pala. Kahit nga doon sa kay Francis, isa nga lang yun eh. Di ba? Meron daw doon nag-iyak-iyak lang na. Na witness, pinaniwalaan eh. Kaya hindi nga nakapagtihan sa si Boss Epenen. Dahil sa nag-iiyak-iyak na gano'n eh. Kaya yung nakakatakot, yun ang hindi natin alam. Hindi natin alam kung hindi natin siya mag-engage. Hindi natin siya ma-profile. Wala kasi siyang video. Wala, hindi natin siya kilala kung ano ang pagkatao niya. Wala siya sa CCTV. So hindi natin alam kung sino siya. Yun yung nakakatakot pag hindi mo kilala kung sino yung witness na susunod. Paano mo i-deal yun? Diba? Anong sasabihin nun? Yun ang mahirap. Kaya nakakatakot ito susunod na witness. Malamang yun ang susunod na witness niya. Kasi sisimentuhin niya yung pahayag ni Cedric Lee. May mga witness. Yes, kasi nga, ngayon pa lang nabigyan. No? Mendres Edlan, no? Hello sa lahat. Baba lang kayo ng ano ah, ng inyong mga or magyakap lang kayo dito kay Presro Dabalik. Magyakapan lang kayo dyan. Dati malakas si Vhong dahil yes, executive ni Panot ang tiyuhin niya. Eh ngayon, baliktad na sitwasyon. May paglalagyan talaga siya pag di sila nakipag-ayos. Yes. Dati yung malakas yung tiyo niya kay ano kay Pinoy siguro. Eh ngayon, patay siya dyan. Yari siya dyan. Diba?
So may paglalagyan talaga siya diyan. Pag alagang 'yun ang pinaka the best eh, wala na ako nakikitang the best option kundi makipag-ayos. Eh. Good morning Sir Ferdy Baarde, mabuhay. Linda Cepeda. Thank you Ma'am Linda Cepeda. Rod Lionheart, God bless you brother. Mega love shoutout sa lahat. Mendres and Black Leg. I-promote ko lang itong ating Ferdinand Trending News. Ferdinand Trending News. Ferdinand Trending News. Loves you. Ferdinand Baarde in action. Nasa Ferdinand Baarde in action tayo mga kapatid. Yung Ferdinand Trending News ay yung isa nating channel yun, ano? Lay Balagtas, magaling ang mga kalaban. Nagbabayad dyan ng mga tao para may panalong kaso. Yan ang gagawa ng pera sa ostisya. Sabi ni Lay Balagtas. Hindi ko alam eh. Meron bang ganon? Nagmamaangan eh.